Noong maliit pa lang ako, binigyan ako ng aso ng kakilala ng daddy ko. Siguro mga 5 taon pa lang ata ako noon. Wala pa akong alam na kahit ano tungkol sa mga aso. Tulad ng deworm, 5-in-1, rabies o rabies, kung anong gusto niyong tawag din. At ang pinangalan ko sa tutang binigay sa akin ay Milo. Bakit Milo? Dati kasi, nung kadarating pa lang niya sa amin, nagtimpla kami ng gatas para sa kanya. Dati hindi ko alam na bawal pala yung mga gatas na pang tao na ipainom sa aso. Pero gustong gusto niya. At ang kulay niya kasi, white at brown. Parang cow. Kaya pangit naman kung ang ipapangalan ko sa kanya ay brand ng gatas. Nido, pwede. Pero, depende. Angkor, Sustagen. Kaya, Milo na lang. Tuwing hapon, nilalabas namin siya sa may likuran ng bahay namin. Nakikipaghabulan yung pinsan ko. Ginaya ko naman. Nung tumakbo na ako, tumakbo na din yung aso. At hinabol niya ako. At ayokong tumigil kasi akala ko noon kakagatin niya ako kapag tumigil ako. Hanggang sa umiyak na lang ako habang tumatakbo. Nagkaroon kami ng 3 aso noon, kasama si Milo. Di namin sila tinatali. Gila lang sila sa loob ng bahay. At dahil palakad-lakad lang sila sa loob ng bahay, yung pinsan kong baby pa noon, tumae sa crib. At yung isang aso, biglang tumakbo papunta sa crib at kinain yung tae. Kaso, unti-unti nang nawawala yung interest ko sa mga aso noon. Dahil na-addict na ako sa computer games. Hanggang sa lumipat na kami ng bahay at yung aso ko na si Milo, binigay na lang namin sa pinsan ko. Makalipas ng ilang taon, nabalitaan ko na lang na namatay na si Milo. Tinanong ko kung bakit namatay. Ang sabi, nasagasaan daw. Pero di ko alam ang totoo dahil hindi ko naman nakita yung katawan ni Milo nung namatay siya. At di ko alam kung saan nilibing. Rest in peace, Milo. Ngayon, bumili ako ng puppy. At ang pangalan niya ay Loki. Bakit Loki? Naghahanap kasi ako ng magagandang pangalan ng aso. Yung simple lang, pero may dating. At ang gusto ko kasi, may E sa dulo. At ayun, nakita ko yung Loki. At nasa MCU din siya, Loki. Siyempre ngayon may alam na ako tungkol sa mga aso. Dahil sa mga kaibigan ko na nagsasabi na dapat ganito, hindi dapat pinapakain ng ganyan. Pati pinsan ko may alam na din sa aso. Dahil may aso din siya, si Bimo. Last time, dinala ko si Loki sa bahay nila kasi dadalhin ko sa vet si Loki. Yung vet kasi niya malapit lang sa bahay ng pinsan ko kaya pumunta muna ako doon. At pagdating namin ni Loki sa bahay ng pinsan ko, binaba ko si Loki at gustong gusto makipagharutan sa aso ng pinsan ko na si Bimo. Nakakatuwa lang isipin. Ngayon na lang ulit kasi ako nagkaroon ng aso. Minsan kasi boring dito sa amin. Madalas ako mag-isa. Wala akong makausap. Kaya kahit bawal aso dito at ayaw ng mga tao dito ng aso, kasi matagal ko nang sinasabi na bumili sila ng aso para may kasama naman ako dito sa amin kahit papaano. Pero ayaw nila. Kahit ayaw nila, bumili pa din ako.